Hello, love. Nasaan ka na? Ano? Iwan mo na ako. Nakakuha ka na ng iba. Hi. So, yun. What's up, mga kuya, mga ate. Ngayong araw na to, ngayong video na to, ipag-usapan natin ang mga dahilan. Mga kadalasang nagiging dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-jowa, mag-partner, kung churrut, may kineme, kung kineme, at kung ano-ano pa. So ngayon, magbibigay ako ng 7 fuck. Oh, parang hindi maganda pa yung guy. Fact. 7 facts. Yan na. Clear ko lang. Mga kadalasang paghihiwalay ng mga mag-partner. So bago yan, please don't forget to like and share my videos and comment down below kung meron kayong mga gusto nyo ipagawa sa akin. Kung meron kayong mga suggestion o idea sa mga gusto natin gawin, okay? Don't forget to subscribe on my YouTube channel. You can see the link above this video, so okay? So first pack. Beautiful life, beautiful day. Mike, please. So yun na nga, mga kuyang mga ate. First fact, bad behavior. So ano nga ba yung bad behavior? So ayun yung parang attitude ng isang tao na kunyari, mabisyo siya, smoker, drinker, gambler, Drug lord? Oh, shit. Basta gano'n, yung mga mabisyo, yung mga kadalasang paghihiwalay na, syempre, di naman lahat, di ba, ng mga partners natin tanggap kung ano talaga tayo. May mga partners talaga na sinasabi nila na, baguhin mo yan, ayoko niyan, dahil kung hindi, iiwanan kita. Ayan, lalong-lalo din yung mga vicious, garilyo, alak, pagsusugal, pagsasyabu. Hindi ako nagsasabu, ha? Yes, I am a smoker. I am a drinker. Sometimes, nagsusugal ako. Pero, not all the time talaga. Sobrang bihira lang. Okay. Number 2. Cheating. Ayan nga. Cheating, ayan yung... alam mong committed ka na sa isang tao. Pero, nagagawa mo pa rin makipag-commit sa iba, makipag-relasyon sa iba. Pero, aminin natin, guys, di ba? Minsan, once in our lives, na kahit alam natin na... committed na tayo, may jowa na tayo, may boyfriend tayo, may girlfriend tayo, may asawa na tayo, lahat na yan meron na tayo, pero nagagawa pa rin natin tumingin sa aking mata, nagagawa pa rin natin tumingin doon sa iba. Ibig kong sabihin, parang nagkaagusto pa rin tayo, nagkaka-crush pa rin tayo, pero lagi na sinasabi na crush lang naman yun, paghanga lang yan eh, pero yung totoo, parang nagugustuhan na natin sila. Diba? Kasi hindi natin mapigyan, hanggang sa nahuhuli na lang tayo. Yun isa sa mga fact kung bakit nagkaka-hiwalayan, nagkakaroon ng misunderstanding ang dalawang tao na magkarelasyon. So, ayun. Number 3. Being unsupportive. Okay. So, dapat talaga sa dalawang tao magkarelasyon, okay? Dapat suportado nyo ang isa't isa, hindi lang dun sa financial, kundi dun sa mga activities na daily activities na ginagawa nila. So dapat kung anong gusto ng isa, kung alam mo namang wala namang nagiging problema, so suportahan. Gaya kunyari ng gustong kumanta, ayaw mo siya, gusto niya kumanta eh, di ba? Ayaw mo siya kumanta, siya sumali sa ganyan. Dapat supportive ka sa kanya, ipakita mo yung effort mo na sinusuportahan mo siya dahil gusto mong makuha yung gusto niyang makuha. Diba? Doon siya magiging masaya. Dahil kung walang supportive, kung wala kang ganong attitude na parang wala kang pakialam sa kanya, ayaw mo siya ng ganyan, parang nakakawalang gana, nakakababa ng self-confidence mo. Yung self-esteem mo, parang nababawasan. Kasi yung taong inaasahan mong susuporta sa'yo, na makakaintindi sa'yo, wala. Nga. Number 4. Lying. Ayun. Isang maliit na bagay lang sa iba, pero sa akin, malaking bagay yun. Ang pagsisinungaling kasi, okay, once is enough, okay? 2 is too much, tama yun. Pero, kahit sa inyong maliit lang na bagay yun, kung paulit-ulit mong ginagawa, lumalaki. Kasi,
ang partner mo, ang jowa mo, ang boyfriend mo, asawa mo, ang girlfriend mo, pag nagsinungaling ka, tatatak sa isip niya na paulit-ulit mong gagawin. So, sino ba namang gustong partner mo? Lagi na lang sinungaling sa'yo, di ba? Kahit na sabihin mo maglalaro kayo ng basketball, yung iba nga lang hindi na sinasabi maglalaro ng basketball kasi minsan, yung mga partner nila, ayaw nila, nababarkada yung mga jowa nila, mga partner nila. Kasi nga, natatagalan sila. Kaya iba naman, nagsisinungaling na lang na kunyari, may pupuntahan lang. Yung gano'n, kung paulit-ulit mong ginagawa, pagsisinungaling, syempre, nakakarindi rin, di ba? Kahit na sabi mo anong lawa kong tao, hindi na kita maintindihan kasi paulit-ulit mong ginagawa sa akin. Kaya, tapos na. Fact number five. Toxic people, ay ngayon sinasabi ko, yung mga toxic people, ayun yung people, yung boyfriend mo surrounded by toxic people, yung mga parang bad influence, yung parang hindi naman ganun yung jowa mo dati, pero dahil sa mga barkada niya, nagiging ganun na siya. Kunyan, nawiwili na siya sa pagsusugal, hindi naman siya ganun eh. Parang nababad influence yung partner mo. Sino ba namang gusto ng ganun? Nakilala mo siyang mabait. Tapos, habang tumatagal kayo, nagbabago. Nawawalan siya ng time sa'yo, kundi doon na lang sa mga taong pinakikasamahan ng partner mo, nababad influence na siya. Nakukuha niya, na-adapt niya yung ganong gawain. Dati naman, hindi naman talaga siya ganon. Na yung mga toxic people na dapat hindi sinasama. Walang problema sa pakikisama. Pero dapat hindi mo ginagawa yun kasi ayaw ng partner mo. So, kung ganon ka, na-adapt mo na yung ganong gawain, yun, syempre, wala yan ka talaga. Wala kang magagawa. Fact number 6. Giving up. Once in my life talaga, I had this before talaga. Oh. Yeah, okay guys. Fact number 6, giving up. Ayun yung mga taong hindi na talaga nila kinakaya. Sabi nga nila, kahit anong problema, pag-usapan natin to, walang bibitaw. Walang mag-give up. Kaso, ang problema sa kadalasang relasyon, nag-give up, gawa na nga ng paulit-ulit mong ginagawa. Ayun, entindihan mo. Kaya paulit-ulit ko rin sasabihin sa'yo, kapag taken ka na, in a relationship ka na, mag-usap kayo kung ano ang deal nyo. Mag-usap ka. Tama ba yung salita ko? Deal. Kasi alam ko dapat sa isang relasyon, dapat alam nyo kung ano mga ayaw at gusto nyo. Na pag-uusapan nyo na yan para handa kayo sa susunod na taon, dekada na pagsasamahan nyo. Dapat mas kilala nyo yung isa't isa para hindi ganoon kabilis bumitaw sa isang relasyon. Kasi kung kilala nyo yung isa't isa, mas maiintindihan nyo eh. Mas tatagal, mas sasarap ang relasyon. So ayan, di ba? Ngayon, ganun ako. Kaya tagal-tagal ko na eh. Tagal-tagal na namin. Kaya maingay. Tayo-tayo lang nakakaalam. Fact number 7. Not communicating. So, ayun. Importante din kasi yung communication nyo sa isa't isa. Communication natin is dalawa. Tayo, mag-usap tayo. Love you, babe. Joke lang. So, importante yung communication nyo sa isa't isa kasi kung wala kayong communication, hindi naman ibig sabihin kapag communication na kapag nasa malayo ka nagtitext, tumatawag, nagkikair. Hindi yon ang ibig ko sabihin. I mean, hindi lang yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko sabihin, pag nasa bahay kayo, mas importante na nag-uusap kayo kahit dun man lang sa mga wala ka kwenta-kwentang bagay kasi dun nagsisimula yung lambingan, yung romance, di ba? Yung hindi kayo naboboring. Kasi pag boring na ang relasyon, nauuwi sa hiwalayan. So, kung wala kayong communication, albang tawag doon. Basta yun, tama na. English na kasi nahirapan ako. Kung wala kayo noon, hindi talaga mag-grow yung relationship nyo. Kasi wala kayo noon, hindi kayo nag-uusap. Hindi nyo nakikilala ang isa't isa. So, parang kapag may ibang tao na nakipag-communicate sa'yo at mas nagkaintindihan kayo, ayun, tatawid ka ng tulay. At gugustuhin mo dun na lang. Diba? So, ayun guys, nabigay ko na ang 7. Fuck! Oh, yeah!
na dahilan kung bakit kadalasan naghihiwalay ang mga mag-partners sa buhay. So, sana may natutunan kayo. Sana gawin nyo rin to sa relasyon nyo. Sa relasyon nyo. Parang di ko kayang bumitaw-bitaw kahit nasasaktan. Mga kukoy walang iwanan. So yun lang guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel Kuya Mupits, or simply click the link above this video. Okay guys, thank you.